simple, hindi kagandahan at mahinhin. Iilan lamang yun sa mga katangian ng dalagang si Cassandra o mas kilala sa tawag na Sandy. Si Sandy ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang tiyahin at wala siyang ideya kung nasaan ang tunay niyang mga magulang dahil ang sabi ng kanyang tiyahin, matapos siyang ipinanganak ng kanyang ina ay iniwan na siya nito na parang isang tuta. Hindi naman din nag-iinteresado ang dalaga sa tunay na mga magulang dahil para sa kanya. Bakit niya pa iisipin ang mga taong kusang tumalikot sa kanya? Sa murang edad ay nakaranas man ng diskriminasyon sa pisikal na anyo ay mapagmahal naman siya kaya marami din ang nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo na ang kanyang tiya Lorna. Sandy? Sandy, iha! Rinig niyang tawag sa kanya ng tiyahin habang siya ay abalang naglalabas sa likod ng bahay. Dali-dali namang pinunasan ng dalaga ang kamay na may sabon at nagtungo sa gawin ng ginang. Tiya, bakit po? Pwede ba kitang maabala muna? Ibili mo nga muna ako ng kape sa tindahan? Napansin naman agad ni Sandy na parang nahihirapang huminga ang ginang at hawak-hawak pa nito ang sariling dibdib. Tiya, okay lang po ba kayo? Oo, huwag mo na akong alalahanin. Sundin mo nang inuutos ko sa'yo. Tumango na lamang si Sandy kahit medyo nag-aalangan siyang iwanan ang tiyahin. Pinilisan niya na lang ang paglalakad papunta sa tindahan para bilhin ang ipinag-uutos nito. Tsaka dali-dali na rin umuwi. Doon, agad niyang nabitawan ang hawak ng kape nang makita niya ang ginang na nakahandusay na sa sahig at walang malay. Tiya! Tiya! Natataranta niya sambit. Nang hindi makakuha ng sagot mula dito, ay patakbo niyang tinungo ang labasan at doon na humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila na agad rin namang lumesponde at tumulong na maisugot ang ginang sa ospital. Pagdating sa ospital, ay inasikaso naman agad ang ginang. Ngunit, ang akala ni Sandy ay magiging maayos na ang lahat. Pero, hindi pa rin pala. Dahil magdadalawang araw na, pero hindi pa rin gumigising ang kanyang tiyahin. Nasa ICU pa rin ito at patuloy pa rin inoobserbahan ng mga doktor. Makalipas ang ilang araw, ay wala pa rin pagbabago sa ginang. Kaya naisip ni Sandy na tignan ang bayarin nila at doon na tila bumagsak ang balikat niya. Isang linggo pa lamang sila doon pero halos umabot na sa 200,000 ang bayarin nila. Diyos ko, saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Iyak niya sa kawalan. Naisip niya namang humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila sa mga nakakataas sa lugar nila. Nagbigay naman ang mga ito, pero kung bibilangin lahat ng naipon niyang pera, ay hindi pa rin ito aabot ng 10,000. Bumalik siya sa ospital at dumiretso sa maliit na chapel na naroon. Sakto naman dumaan ang doktor ng pasyente na si Dr. Karen. Kaya pumasok na rin siya at naupo sa may tabi ng dalaga. Do you believe in him? Panimula nito na siyang nagpagulat kay Sandy. Doc Fabia? Sorry po, nandito pala kayo. Sabay punas niya sa mga luha sa kanyang mata. Sige lang, I don't mind. Sanay na akong makakita ng mga kapamilya ng mga pasyente na umiiyak. Hindi naman talaga may iwasan yan, right? Salamat po, Doc. Ilang araw na din po kasi ako umiiyak eh. Hindi ko lang po mapigilan. It's okay. I understand. Alam ko naman na sobrang hirap para sa'yo na makita ang tiya mo na nasa ganung sitwasyon. I hope she gets well soonest. Sana nga po, Doc. Hindi naman po ako nagsasawang magdasal, kaya alam ko na didinggin niya ang hiling ko. Really? Well, that's your religious belief. At wala naman akong karapatang kontrahin yan. You need help? Sa sinabi niyo na doktor, ay napalingon naman si Sandy sa kanya. Po? I'm asking if you need my help.
Tutulungan mo ako, Doc? What kind of help do you need? Financial? Of course, I can help you. Pero Doc, wala pa po akong pambayad sa iyo ngayon. Alam ko pong madadagdagan pa ang bayarin namin dito kapag nagtagal pa si Tia. Yes, I know. At hindi naman kita sisingilin agad. Let's wait for Tia to wake up. At kapag nakalabas na siya, I'll pay for all her expenses here, including her medicine. But, there's a big but. I'm not doing this for free. Lahat may kapalit. Pero tsaka na natin yung pag-uusapan once your Tia gets well. Okay ba sa'yo yun? Opo, Doc. Maraming salamat talaga. Don't mention it. Sige, maiwan na muna kita dito. At pupuntahan ko pa ang Tia mo. Tumango naman si Sandy at nagbigay ng isang malawak na ngiti. Pagkaalis ng doktor, ay nakangiti niyang tinanaw ang imahe na nasa harapan at miniing napapikit. Salamat. O Diyos ko! Tunay nga hindi mo pinapabayaan ang mga anak mo dito sa lupa. Masaya niyang sambit. Pagkatapos niyang magdasal, ay umalis na din siya agad at pumasok sa silid kung saan naroon ang kanyang Tia. Naupo siya at hinawakan ang kamay nito. Tia, gumising na po kayo. Please, alam kong hindi mo pa oras. Alam kong lalaban ka pa dyan. Sa'yo ko natutunan kung paano maging matapang at walang sumuko sa buhay. Kaya, sana lumaban po kayo. Huwag na po kayo mag-alala sa mga bayarin dahil may handa pong tumulong sa atin. Padala po siya ng Diyos para tulungan tayo. Nakangiti niya sabi sa Chahin. Samantalang sa kabilang banda naman, kakapasok lamang ni Karen sa kanyang opisina matapos ang ilang minutong pagla-rounds nang malaman niyang nasa loob ang matalik niyang kaibigan na si Lava na naghihintay sa kanya. Ang sipag natin ngayon, Doc, ha? Biro pa nito. Oh well, kahit naman ayaw ko sa trabaho ko, mamimiss ko pa rin itong dumating na si Nathan. Remember, ayaw niya magtatrabaho pa rin ako kapag dumating na siya. Irap naman ito. E di ikaw na ang maswerteng asawa. I mean, partner pa lang pala. Stop it, will you? Nakakarindi sa tenga. So, ready ka na ba sa pagdating ni Nathan next month? Ready ka na din pang magbuntis? At kailan pa ako naging handa, Lava? Do you think papayag ako magbuntis after all the hard work and struggles I had just to get a perfect body? Of course not. Eh, paano yan? Hindi ka papakasalan ni Nita kung wala pa kayong anak. Ewan ko ba sa lalaking yun? May anak naman kami, ah. I mean, si Jonah. The adoptive one. Friend. Yes. Nandoon na tayo sa mahal niya si Jonah as his own. Pero, mas gusto pa rin talaga niya ang anak na galing sa'yo. Paano mo matutupad ang plano mong kuhanin ang kayamanan ni Nathan kung hindi kayo kasal? Mag-isip ka nga. Siyempre, hindi ako katulad mong boba na hindi nag-iisip. Of course may concrete solution na ako dyan. At nakita ko na ang perfect subject. Oh, that sounds interesting. Ano ba plano mo? Well, dahil ayaw ko magbuntis, gusto kong iba ang magbuntis para sa amin. Yun na yun? Surrogate? Do you think papayag si Nathan dyan? I don't think so, Frenny. Boba, syempre hindi siya papayag. Tsaka akala mo ba, ganyan lang kababaw ang thinking level ko? May nakilala kong isang babae. Kasing liit ko siya, she's not rich. Pero, magkasing kutis kami. Ibig sabihin, para din siyang naliligo sa gatas. She has a perfect body. Mas maganda pa sa akin actually. But, she's not pretty. So, anong plano mo? Ipaparetoke mo siya? At ipapagaya mo ang mukha mo? Para siya ang magpanggap na ikaw? At para din siya ang magbuntis? Wow! In all fairness, Lava, ha? Sa ilang taong pagiging magkaibigan natin, at last, for the very first time, nagamit mo na ni sa wakas ang utak mo. That's right. Natumbok mo. Really? So, totoo nga? Ipaparetoke mo siya?
Yes, at may kilala akong perfect surgeon for her transformation. I mean, kilala natin. Sa matalim nitong tingin. Tila nakuha naman agad ni Lava kung sino ang tinutukoy ni Karen na surgeon na kilala nila. Oh my! Huwag mong sabihing si Brandon ang tinutukoy mo. And for the second time, you got it na naman. Tama, si Brandon nga ang boyfriend mo. Friend, that is illegal. No, pass kami dyan. Lalong-lalo na ako. Idadamay mo pa talaga ako at si Brando sa kalokohan mo. Lava, hindi magiging illegal dahil hindi naman natin pipilitin ng babae. You mean, pumayag siya sa gusto mo? Hindi pa. Hindi pa namin napag-uusapan. Pero wala siya magiging choice. Kailangan niyang pumayag sa gusto ko. Tumango na lang si Lava dahil kahit anong paman ang sabihin niya, tutulungan niya pa rin ang kaibigan sa huli. Dumaan pa ang ilang araw at wala pa rin pagbabago sa kalagayan ng tiyahin ni Sandy. Medyo naiinip na rin si Karen dahil kailangan niya pang mag-explain ng todo sa dalaga at itrain ito. Palapit ng palapit na rin ang uwi ni Nathan, kaya alam niyang hindi nasasapat ang mga araw na natitira, kaya nang i-check niya muli ang pasyente niya, doon niya kinausap si Sandy. Kamusta po ang tiya ko, Doc? May improvement na po ba? Tanong pa sa kanya ni Sandy. I can say meron naman, pero kaunti pa lang. Out of 100, nasa 10% pa lang ang improvement. But don't worry, we will do our best para mapabuti ang pasyente. Lalo't nat, ibibigay ko siya sa pinakamagaling na doktor dito sa ospital. Ibibigay po? Ibig sabihin, hindi na po ikaw ang doktor ni Tia? That's right, Sandy. Uuwi na kasi ang boyfriend ko. At gusto niya na kapag dumating na siya, ay wala na rin ako dito sa ospital. Pero huwag kang mag-alala, pinakamagaling ang nirefer ko. At alam kong he will do his best para sa tiya mo. Also, don't mind too much about the expenses. At ako na ang bahala doon. Kahit wala na ako dito sa ospital, tutuparin ko pa rin ang pangako ko. Salamat po talaga, Doc. Hindi ko tuloy alam kung ano ang pambabayad ko sa'yo. Speaking of, gusto ko lang malaman mo na hindi pera ang gusto kong ibayad mo sa'kin. Natigilan naman si Sandy at seryosong tinignan ang doktora. Ano pong ibig mo sabihin, Doc? Doon na nga isa-isang ipinaliwanag ni Karen sa dalaga ang magiging kapalit sa tulong na ibibigay niya sa ginang. Hindi naman makapaniwala si Sandy at hindi na pinatapos pa ang doktora sa pagsasalita dahil nagsalita na siya. Teka lang po, Doc. Ayaw ko. Ayaw kong gawin ang gusto mo. Alam ko magre-react ka talaga, kaya hindi na ako nabigla dito. Pero ang tanong, may choice ka ba? Kaunti pa lang ang improvement sa tiya mo, yet sobrang laki na ng bayarin niyo dito sa ospital. At habang patagal ng patagal, lalaki pa yan ng lalaki. Saan ka naman kukuha ng ganyang kalaking pera? Hindi ko alam. Huwag niyo na lang ako tulungan. At ako na ang gagawa ng paraan. Okay, ganito na lang. I will give you 3 days para mag-isip. Isipin mong mabuti ang magiging desisyon mo, Sandy. Tayla ko, walang mawawala sa akin. I can also provide the payments for your tia as promised. Pero ikaw? Saan ka nalang kaya pupulutin? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang unahin ang prinsipyo mo. Gamitin mo mabuti ang utak mo. Huling sinabi nito, tsaka umalis na si Lid. Napahagulgol naman ang dalaga sa harap ng kanyang tiya. Hindi niya kasi lubos na akalain na ang akala niya taong padala ng Diyos para sila'y tulungan, ay hindi pala. Buong araw at buong gabi ding inisip ng dalaga kung ano ang magiging desisyon. Hindi siya tinuruan ng tiyahin na maging isang manluloko. Pero ngayon, mukhang wala na siyang pagpipilian.
Gipit na gipit siya at kailangan niyang unahin ang kapakanan ng ginang bago ang sarili. Kaya naman, hindi niya na pinaabot pa ng 3 araw. At kusay niya nang pinuntahan si Doc Karen sa opisina nito kinabukasan. "Oh, look who's here!" Saad pa ng doktora. "OMG! Siya na ba ang sinasabi mo, friend?" Tanong naman ni Lava. "Yes, siya na nga. Come in, Sandy, and sit down." Bali niya sa dalaga. "Hindi na po ako uupo, Doc. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa." "Okay, your call. So, why are you here? Nakapag-isip ka na ba?" "Oo. At gusto ko lang malaman mo na bago ako pumayag sa gusto mo, gusto ko mangako ka sa akin. Nagagawa kayo ng paraan para gumaling ang tiya ko." "Oh my! That's so desperate! Doctor lang ang kaibigan ko, hindi miracle giver." Saad naman ni Lava na pinigilan agad ni Karen. "It's okay, Lava. I'm willing to do everything naman for her tiya. Basta, gawin niya rin ang party niya. Right, Sandy?" "Oo, pinapangako ko." "Good. So first and foremost, kailangan muna nating baguhin ang mukha mo. And while nagpapagaling ka, I'll train you to be me. Wala na tayong enough time, pero don't worry. Dahil ako na lang ang bahalang gumawa ng excuse kay Nathan. Lava, ready na ba si Brandon? Tell him na may mukha akong ipapagawa sa kanya." "Yes, friend. He's ready." Napalunok naman agad si Sandy. Dahil na mga sandaling iyon, alam niyang wala na siyang takas at bawal na siyang umatras. Kinabukasan niya, isinagawa na ang proseso at naging matagumpay naman yun. Habang nakabalot pa ang mukha ni Sandy, ay nagsimula na rin si Karen na sanayin siya. Hindi naman mahirap turuan ng dalaga, maliban na lang sa pag-iiba ng boses nito. "My God! Ang tigas ng accent mo! Huwag mo nga akong ipahiya!" Galit na sambit ni Karen dito. "Sorry, Doc. Hindi ko po talaga kaya. E di kayanin mo. Pag-aralan mo ang pananalita ko. Huwag mong bigyan ng rason si Nathan para magduda sa'yo, no? Remember, kapag mabuntis ka na nga, siya na ang magiging kasama mo for 9 months hanggang sa manganak ka. Hindi ko ipapahiram sa'yo ang boyfriend ko for nothing. Do you get me?" "Oo, Doc. Sorry po. Pag-aaralan ko na lang po ulit." "Good. And one more thing, Sandy. Bawal kang mahulog sa boyfriend ko. Dahil ang role mo lang ay magbuntis. And after that, chupi ka na agad. Naintindihan mo ba ulit ako?" "Oo, Doc." "Lakasan mo!" "Opo, Doc Karen. Naintindihan ko po kayo." "Great. Mabuti ng malinaw. Dahil ayaw kong masayang ang perang nilaan ko for you at sa tiya mo. Sige na, iiwan na kita dito. At may pupuntahan pa ako. Make sure pagbalik ko, hindi na ako may stress dyan sa matigas mong accent." Tumango na lang ang dalaga at muling napaiyak nang umalis na ang doktora. Hindi man siya sigurado kung magiging matagumpay itong pinasok niya, pero isa lang ang naisip niya ngayon, ang gumaling ang kanyang tiya. Nagdaan pa ang ilang araw at unti-unti na nga natutunan ni Sandy ang pananalita ni Karen. May iniinom din siyang gamot para pumaos ng kaunti ang kanyang tinig. Nasasanay na din siya sa kung paano kumilos si Karen. Kaya nagsisimula ng matuwa ang doktora sa kanya. "You're doing great! Hindi na mahalata ni Nathan na ibang babae ang kasama niya. Bukas, darating na siya. Kaya susunduin ko na muna siya sa airport. Pero hindi ako magsistay sa place niya. Aalis ako agad. At gagawa na lang ng excuse na may pupuntahan ako importante. Sakto. At gagaling na din yung sugat mo sa mukha. Kaya kapag nakabalik na ako, kunwari, ikaw na ang haharap sa kanya." "Naintindihan ko, doktora. I hope alam mo na ang gagawin sa unang araw mo bilang ako." "Opo, alam ko na ang gagawin. Doc, itatanong ko lang po sana
Kukumusta na ba ang tiya ko? Well, Doc JR sent me an update kanina. Out of 100, nasa 35% na daw ang improvements ng tiya mo. Don't worry, kapag nagising o gumaling na siya, I will definitely tell you. Pero, ngayon na ikaw na ako, bawal ka nang pumunta ng ospital. Naintindihan mo ba? Pero Doc, paano kung gumising si tiya? Hindi ko pa ba siya pwedeng makita? Hindi ka pwedeng magpakita as long as hindi pa natatapos ang pagiging Karen Fabia mo. Yan ang usapan natin, right? Opo, Doc Karen. Sige na, aalis na ako. In any minute, darating na si Lava dito para itest ka ulit. Make sure to answer well as Karen. Hindi na nagsalita pa si Sandy at tinanguan niya na lamang ang doktora bilang tugon. Ilang minuto pa nga, dumating na si Lava at tulad ng inaasahan, pasado naman ulit siya sa naging training nilang muli. You're doing good. Tatanggalin na rin ngayon ni Brandon ang benda mo sa mukha. Kaya, be ready to face the new you. Don't worry. At palagi akong dadalo sa bahay ni Karen. Kapag nandoon ka na, para kapag hindi mo alam ang gagawin, I'll cover up for you. Okay? Salamat, Ma'am Lava. What did you just say? Sorry, I mean, thanks, Lava. Sa malakaran nitong tunog. Great! Babe, sige na, tanggalin mo na ang benda sa mukha ni Sandy. Pagtawag dito sa nobyo, tinanggal na nga yun ang dahan-dahan ni Brandon. At ganoon na lamang ang gulat na rumehistro sa mukha ng dalaga nang makitang sobrang ganda na niya at para na talaga siyang si Doktora Karen. Perfect. May mga kaunting sugat at pamamaga ka pa sa may bandang pisngi. Pero, it will heal soon. Madali lang yan. Dahil may mga gamot din namang iiwanan si Brandon sa'yo. You really look like Karen. Pero, mas maganda ang katawan at kutis mo sa kanya. And please, don't ever mention that to her. At sure ako mababatukan ako nun. Gets? Yeah, don't worry. Nanatili pa ng ilang oras ang magkasintahan doon bago nagpa siyang umalis. Habang ang naiwang si Sandy naman, panay pa rin ang pagtitig sa harap ng malaking salamin. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Dahil sa buong buhay niya, ngayon pa lang siya gumanda. Hindi niya man mukha ang dala-dala, pero kahit papaano, napapagaan noon ang loob niya. 2 linggo ang lumipas at handa na ang lahat. Ibinigay na ni Karen kay Sandy ang lahat ng pag-aari niya, pati na ang bag, mga IDs at card. Pinilhan niya rin ang bagong cellphone ng dalaga para kapag may anomalya ay madali lamang itong makakatawag. Basta, wag na wag mong kakalimutan ang mga billing ko sa'yo, Sandy. Naintindihan mo ba ako? And please, huwag mong waldasin ang pera ko. Mag-shopping ka lang, pero huwag namang abusada, okay? Bilin pa ni Karen sa kanya. Oo, naintindihan ko. Sige na, at mukha nandyan na si Lava sa labas. Sinabi ko kay Nathan na magkasama kami ni Lava sa probinsya at magpapasundo ako sa kanya ng 9 a.m. So dapat, 8 na sa airport na kayo at kunwaning kadarating lang. Naisautak ko na yan. Huwag kang mag-alala. You may go now. Lumabas naman agad si Sandy at saktong kadarating nga lang nila Lava at Brandon kaya sumakay na din siya agad. Pagdating sa airport ay sakto mag-aalas 9 na. Sakto lamang din ang dating nila dahil kadarating lang ni Nathan. Sandy, Nathan's here. Umayos ka ha? Wika pa ni Lava. Kitang-kita ni Sandy ang gwapong imahe ng nobyo ni Karen para itong artista sa kanyang paningin. Mas lalo naman itong gumwapo nang ngumiti ito at agad siyang hinalikan sa labi. Did I made it on time, babe? Tanong pa nito. Napatingin naman si Sandy kay Lava na nooy pinandidilatan na siya ng mata. Yes, babe. Actually, kadarating lang namin at sakto nandito na si Brandon para sunduin si Lava. Kaya, hinintay ka na lang din namin. Sagot naman ni Sandy dito. I see. Let's go.
Lava, Brandon, we'll go ahead, okay? Sure, Nathan. Susunod naman din kami sa inyo eh. Kaya don't worry. Si Lava ang nagsalita. Tumango at ngumiti lang si Nathan. Tsaka kinuha ang bagahe ni Sandy. At sa kabilang kamay naman, hawak-hawak na nito ang kamay ng dalaga. Pagkapasok sa kotse, ay pinaandar naman agad yun ni Nathan. Habang patuloy pa rin na inahawakan ang kaliwang kamay ng dalaga. Ang lamig ng kamay mo, babe. Is there something wrong? Are you okay? Yeah, don't worry about me, babe. Anyway, bakit hindi mo kasama si Jonah? Oh, hindi ko na pinilit. Dahil may ginagawa pa daw siya. Hihintayin ka na lang daw niyang makauwi. How's your vacation, by the way? Vacation? Ha, baka stresscation ang gusto mo sabihin, babe. Bakit? Na-stress ka ba na masyado sa pagpunta mo sa probinsya? Medyo. Hindi naman may iwasan yan, di ba? May punto ka. Well, at least now, mas malami na tayong oras pala sa isa't isa. Dahil nakapag-resign ka na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo. Yeah, pero at some point, namimiss ko rin naman ang pagiging isang doktora ko, no? Pero hindi naman daw natatapos sa pagiging isang tanyag na doktor mo, babe. You can still help. Si Jonah, kapag sinusumpong siya ng asthma and allergies, I know makakatulong ka. Hindi na nagsalita pa si Sandy at nabigay lang na tipid ng ngiti. Isa rin yun sa itinuro ni Karen sa kanya na kapag hindi niya na alam ang isasagot, ngingiti lamang siya. Pagdating sa bahay, ay hindi niya naman may iwasang hindi mamangha, lalo't na at napakaganda at napakalaki ng bahay ni Nathan. Para itong isang palasyo na napapaligiran ng mga mamahaling gamit sa loob. Manang, prepare Karen's favorite food for lunch, okay? And, oh babe, ilalagay ko na muna mga gamit pa sa loob ng room natin. Tatawagin ko na rin si Jonah para sabihin na nandito ka na. No, wag mo na lang siyang disturbuhin. Ako na lang ang pupunta sa room niya bago ako makapagbihis. Are you sure? Of course I am. Sige na, mauna ka na. Susunod na ako. Nagdadalawang isip man, pero tumango na si Nathan at pumanhik na sa taas. Habang si Sandy naman, sumunod na rin dito at agad pinuntahan ang kwarto ni Jonah. Mabuti na lang at natandaan niya ang sinabi sa kanya ni Karen na may nakasabit na letter D ang doorknob ng kwarto ni Jonah. Agad niya itong pinihit at pumasok. Doon na abutan niya nasusulat ang 12-anyos sa batang babae at para bang hindi na malayan ang kanyang pagpasok. Dad, I heard your car and I know na nandito na kayo ni Mommy. Mamaya ko na po siya pupuntahan, please. Mara, wika nito na hindi na natuloy na makita niya si Karen ang nasa loob ng kanyang kwarto. Pansin pa ng dalaga ang bigla ang pagtago ni Jonah sa notebook na sinusulatan nito. Mom? Nauutal pa niya sambit. What's that thing you're hiding, Jonah? Nothing, Mom. Nag-i-sketch lang po ako. That's not what I saw when I entered your room. Give me that thing. Mom, hindi naman po to serious matter eh. I said, give me that thing. Now! Tila natananta naman si Jonah. At kabadang binigay sa ina-inahan ang kanyang notebook. Napansin ni Sandy ang panginginig na buong katawan ng batang babae. Kaya doon pa lamang niya napagtanto. Nakakaiba ang epekto ni Karen pagdating dito. Nakaramdam man ng guilt dahil napagtaasan niya ito ng boses. Bagay na hindi pa niya nagawa sa kahit na kanino. Pero wala siyang magagawa. Dahil iyon ang personalidad ni Karen. At dapat lamang itong sundin at kayahin. Nang buksan niya ang notebook, ay wala namang nakaguhit doon kahit isa. Ibig sabihin lamang, nagsisinungaling si Jonah. Tinignan niya pa ang ibang laman ng notebook at napag-alaman niyang isa pala yung diary. A love diary. Kaunti lang ang binasa ni Sandy at agad iyong isinauli kay Jonah. Mom, it's not what you think. Sabi agad nito. Ang alin? Na may secret crush ka na? Nakinilig ka kahapon because he held your hand?
Kaya ba hindi ka sumama sa dad mo kanina sa pagsundo sa akin? Ay dahil busy ka writing his name and your cute moments in your book? Mom! Oh gosh, Jonna. Why are you so afraid? It's normal. Nanlaki pa ang dalawang mata ni Jonna dahil sa sinabi ng ina-inahan. Po? Normal lang na magkaroon ng crush. It's just paghanga. Hindi naman natin may iwasang humanga sa opposite gender natin, di ba? It's okay. And I'm sorry for reading just a bit of your diary. But just to let you know, I can be your human diary. Pwede mo sabihin sa akin ang mga nangyayari sa buhay mo? Para may maipayo naman ako. Is that okay with you? Yes, Mom. Thank you. Sige, maiwan na muna kita dito. At magbibihis pa ako. Sabayan mo kami sa lunch later, okay? Mamaya mo na tapusin yan. Ngiti pa ni Sandy at umalis na na si Lead. Sakto naman paglabas niya, nakangiti na ni si Nathan habang nakatingin sa kanya. Oh, ano namang ngiti yan, babe? Numapit naman ang binata at agad pinulupot ang mga kamay sa maliit na bewang ng dalaga. Wala. Narinig ko kasi ang usapan niyo ni Jonna kanina and I'm amazed. I never thought na susuportahan mo pa siya sa crush niya. Ako lang kasi ang nasasabihin ni Jonna eh. Kasi lagi mo siyang pinapagalitan. Napalunok naman si Sandy bago magsalita. Baka nabigla lang ako nun, babe. Isa pa, I come to realize na normal lang naman ang magkaroon ng crush eh. Right? Oo naman. Crush mo nga ako eh. Hoy ah, crush mo din naman ako ah. Oo na. Happy now? At pinaulanan ng halik ang dalaga. Na magtanghalian na, sabay-sabay na ngang kumain ng tatlo. Hindi pamilyar kay Sandy ang mga pagkain na kaahin sa mesa. Bukod na lamang sa adobo na siyang paboritong-paborito naman niya. Oh babe, bakit hindi ka pa kumakain? It's your favorite foods. Maya-maya ay wika ni Nathan. Medyo busog pa kasi ako eh. Pero sige, kakain ako. Don't worry. At kahit hindi pamilyar sa mga pagkain na kahain, ay pinili niya pa rin kainin ang mga iyon. Dahil tulad nga nasabi ni Nathan, paborito daw yun ni Karen. Pansin din niya na nilalagyan ni Jonna ng ulam ang pinggan ni Nathan at ginugulo naman na midata ang buhok ni Jonna. Tsaka nagtatawanan at nag-aasaran. Doon pa lang, alam na ni Sandy na magiging mabuting ama si Nathan. Kinagabihan, pagkatapos gawin ang night routine ni Karen, ay nahiga na rin ang dalaga sa tabi ni Nathan. Awkward man at medyo kinakabahan dahil unang beses niyang humiga, nakatabi pa ang isang lalaki. Pero wala siyang magagawa. Himala ah, hindi ka yata nagpalagay sa akin ng lotion sa legs mo. Untag pa ni Nathan. Bahagya pang kinabahan si Sandy. Pero nakapagsalita naman din agad. Babe, ilang years din tayong hindi nagkasama. Nasanay na kung ako na lang ang maglagay ng lotion sa legs ko. Besides, I can do it naman eh. So, bakit pa kita ibabother? Well, you're right. Sabay yakap dito. You're so gorgeous. At ang bango mo pa. I can't wait to marry you, my lady. And I can't wait to be a dad to our little one. Kaso, alam kong pagod ka. Kaya magpahinga ka na muna. Good night. I love you. Sabay halik sa noo. I love you, babe. Mahinang usal ni Sandy. Nang ramdam niyang nakatulog na ang binata, ay dali-dali naman siyang tumayo at pumunta sa balkonahe at tinawagan ang totoong Karen. Sa wakas naman, nagparamdam ka na. So, how's your first day being me? Wika nito sa kabilang linya. Sorry, Doc. Nasa tabi ko kasi si Nathan eh. At ayaw ko naman magduda siya sa akin. Hinintay ko na muna siya makatulog bago kita tawagan. Makatulog? May nangyari na ba sa inyo? Po, wala po, Doc. Wala pa? God, Sandy! May plano ka bang patagalin pa ang pagsasama niyo ng boyfriend ko? Madiliin mo na yan! Sabi niya kasi, Doc, pagpapahingahin niya muna daw ako
at baka napagod ako sa biyahe. Oh well, bukas, make sure may nangyari na sa inyo. Okay? Opo, opo Doc. Si Jonah po pala, don't mention her. Sige na, I'll hang up. At pinatay na ang linya. Napahinga na lamang ng pagkalalim-lalim si Sandy. Dahil tila ba wala lang kay Karen ang batang si Jonah. Kung alam mo lang, Doc, kung gaano kakaswerte kay Jonah at sa boyfriend mo, nasabi niya na lang sa kawalan. Dumaan ang ilang pang araw at mas ginagalingan pa ni Sandy ang pagiging Karen Fabia. Hanggang isang gabi, habang nasa bathtub pa siya at binababad ang katawan, ay bahagya naman siya napapitlag nang biglang pumasok si Nathan. Babe? What are you doing here? I'm not done yet. Natataranta pa niyang wika. I know. That's why I'm here. Naked. Sabay tanggal sa suot-suot itong tuwalya sa ibabang parte ng kanyang katawan. Doon agad tumambat sa dalawang mata ni Sandy ang armas ni Nathan na nooy parang unti-unti nang nagigising mula sa may hibing nitong pagkakatulog. Agad namang naipikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Dahilan upang mapahalakhak si Nathan. What's wrong, babe? Ilang taon lang tayo nawalay. Hindi mo nakabisado to? Besides, kahit naman sa FaceTime, pinapakita ko to sa'yo, right? Diyos ko, nagre-request si Doc Karen ng video ng buhay na ahas niya. Pulong pa ni Sandy. Ano yun? Wala, babe. Ang sabi ko, naninibago lang ako ngayon. Kasi live na. Sasamaan mo ba ako maligo? Of course, like we always do. Sa pilyo nitong tono, ibinabad na nga rin ni Nathan ang katawan sa bathtub at ramdam na ramdam ni Sandy ang bigla ang pagtigas ng kanyang armas. Hindi man aminin na dalaga, pero bukod sa kaba ay nagiinit din ang kanyang katawan. Kulang na lang ay kumulo ang tubig doon. Come here. Kumandong ka sa akin. Ayaw pa ni Nathan sa kanya. Wala namang ibang nagawa si Sandy, kundi sundin ang gusto nito. Kumandong siya sa binata, at doon na sinimula ni Nathan ang paghalik sa leeg ng dalaga. Panayad yun, at punong-puno ng pananabik. Tila nadadala naman si Sandy sa pino, ngunit nangaakit itong galaw, kaya kinapal niya ang pag-aari ni Nathan. Nang papunta na sana sila sa mainit-init na senaryo, ay doon na sila sabay na patigil nang marinig nila ang tinig ng isang kasambahay. Sir Nathan, may tumatawag po sa cellphone mo, sir. Naiwan mo po sa baba. Si Attorney Yupon tumatawag. Malakas sa sigaw ng kasambahay. Gusto pa sanang i-ignore yun ni Nathan dahil ayaw niya mapunada ang mainit na gabi nila ni Karen. Pero wala siyang magagawa. Dahil importanteng tao si Mr. Yu. I'm so sorry, babe. Later na lang, okay? Baka importante ang pake ni Mr. Yu. It's okay. Answer it. Nauna nang magbihis si Nathan at tinapos naman muna ni Sandy ang pagligo bago magbihis. Nang makita niyang wala pa si Nathan sa kanilang silid, ay naisipan niyang puntan ito sa labas. Pero laking gulat niya nang makita niya si Jonah sa labas ang pintuan ng kwarto nito. Jonah, why are you still up? I can't sleep, Mom. I want some milk. Bababa po ako. No, dyan ka nalang maghintay sa room mo. Ako na ang bababa at magtitimpla. Hintay mo na lang ako, okay? Nangakman niya sanang bababa si Sandy, ay muli siya napatigil na magsalita si Jonah. Really? What? You're not my mom! Who are you? Tanong ng bata na siyang nagpalaki sa dalawang mata ni Sandy. Ngunit, saglit lamang yun. Kailangan niyang makahanap ng isasagot dahil baka mabuking siya nang wala sa oras. Tinignan niya na seryosa si Jonah at tinaasan ng kilay. What did you just say? I'm not your mom? Yes, I'm really not your mom. Dahil alam mo, inampon ka lang namin ng daddy mo. Pero ako ang tumayong ina sa'yo. Is that what you're trying to say, Jonah? Yumuko naman ang bata
tsaka muling nagsalita. I'm sorry, ma'am. Hindi lang po talaga ako sanay na ganito ang turing mo sa akin. Usually kasi, kapag malaman mong hindi pa ako natutulog ng ganitong oras, pinapagalitan mo na ako. Nakaramdam naman ng kilot si Sandy sa naging sagot ni Jonah. Hindi niya lubos maisip na ganoon kalupit si Karen sa anak-anakan nito. Bakit? Gusto mo bang bumalik ang dating ako? If that's what you want, I'll give it to you. Nag-effort pa naman sana akong baguhin ang pakikitungo ko sa'yo. Pero mukhang ayaw mo. No, ma'am. I mean, mas gusto kita ngayon. Kung paano mo ako kausapin at alagaan. Please, huwag mo nang ibalik ang dating ikaw. Ay, of course I'm just kidding. Sige na, hintayin mo na lang ako sa room mo, okay? I'll be there in a minute. Niyakap naman siya agad ni Jonah at ngumiti ng pagkatamis-tamis bago pumasok sa kwarto. Huminga na lang din ang malalim si Sandy, tsaka bumaba. Pagkatapos ng timplahan ng gata si Jonah, ay saktong nagkasabay pa sila ni Nathan. Kaya nginitian niya na lang ito. Milk? Para kanino yan, babe? For Jonah. Hindi daw kasi siya makatulog eh. And she wants some milk. So, ako na ang bumaba para pagtimpla siya. Tapos na ba kayo mag-usap ni Mr. Yu? Yeah, some sort of business lang. Anyway, it's all done. See you sa room then. Okay, babe. Ngiti niya dito. Nauna ni si Nathan sa kwarto. Samantalang siya ay dumiretso na sa kwarto ni Jonah. Ngunit, ganoon na lang ang tawa niya nang makita na tutulog na pala ito. Kinumutan niya na lang ang batang babae at hinalikan sa noo bago umalis ng silid. Pumasok siya sa silid nila ni Nathan at natawa naman siya na makita hubo at hubad na muli ang binata. Babe, what are you doing? Natatawa niyang usal. Ipagpapatuloy ang naudlot na mainit na gabi. Kindot nito at hinila na ang dalaga. Babe, ano ba? Dahan-dahan naman. Gigil na gigil ako sa'yo eh. I can't take this anymore. This little man misses your Barbie cave. Mas lalo ngang natawa si Sandy. Pero natigil agad yun. Nasiliin na ni Nathan ang kanyang labi. Napapikit na lang siya at hinaya ang angkinin ng binata ang kanyang katawan. Nang pareha sa silang mag-init, ay doon na ipinasok ni Nathan ang kanyang malaki, matigas-tigas at galit na armas sa pagkababae ni Sandy. Ngunit, habang naglalabas-masok ang pagkatao niya sa teritoryo ng dalaga, may isa siyang napansin. Masikip ang daan nito na parabang unang beses pa lamang napasukan. Nang matapos sila, bagsak agad ang katawan nila parehas. Pinaulanan niya muna ng halik ang dalaga bago ito makatulog. Habang siya'y tahimik namang pinagmamastan ang kabuang mukha ni Sandy. I don't know, pero there's something about you now. Pulong niya habang nakatingin pa rin sa dalaga. Kinabukasan, pasado alas 9 na nang magising si Sandy. Wala na ni Sinita sa tabi niya. Kaya naaalala niyang sa ilalim ng makapal niyang kumot ay ang hubo at hubad niya pa rin katawan. Dali-dali siyang tumayo. Kahit sobrang sakit ang kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang pagkababae. Nakita niya rin agad ang mantsa ng dugo sa cover ng kama. Kaya dali-dali ngayong kinuha at pinalitan. Hindi pwedeng makita ni Nita na mantsyang to, kundi booking ako. Nasabi niya pa sa sarili. Naligo na muna siya at nag-ayos, tsaka bumaba. Hinanap niya si Nita sa buong bahay at saktong kadarating lamang ng kotse nito, kaya sinalubong niya agad ang binata. Good morning, gorgeous. Ngiti ng gwapang binata at humalik sa labi ni Sandy. Good morning. Where have you been? Nakalimutan mo ba? It's Monday. May pasok si Jonah. Hinatid ko siya. Kaso, naabutin ako ng traffic pag-uwi. Kaya medyo natagalan. Kagigising mo lang ba? Yeah, babe. I see. Napagod ba kita kagabi? Pilyo nitong tanong. Nathan, ano ba?
baka maninig tayo ng mga kasambahay. So what? Gosh. Anyway, kumain ka na ba? How's Jonah? Kumain na ba siya before going to school? Opo, kumain na siya, mahal na Reyna. Huwag ka na mag-worry sa kanya. Nga pala, babe. Yes? Salamat sa pinapakita mong kabutihan loob kay Jonah ngayon. Alam kong hindi mo siya gusto, pero ramdam kong ginagawa mo ang lahat ngayon para magbago ang tingin niya sa'yo. Thanks for trying. Mahal na mahal ka ni Jonah. Kung alam mo lang, tipid namang napangiti si Sandy sa narinig. Sa isip niya, sana din ay alam ni Karen na mahal siya ni Jonah. I love her too. Kayong dalawa ang brilyante ko. See? Hindi ako nagkamaling niligawan at minahal kita. I love you so much. I love you more, Nathan. At muling naghalikan. Sa pagdaan pa ng ilang araw, ay kasabay ng unti-unting pagkaka-attach ni Sandy sa dalawa, ay ang patuloy niya pa rin paghingi ng update tungkol sa tiyahin niya. Masaya naman siya, dahil si Karen mismo ang nagsabi na kahapon lang ay naigalaw na nito ang kanyang kamay at maghihintay na lang ng ilan pang araw para magising na ng tuluyan. Doc RJ is doing his best para sa tiya mo. Ako naman, kahit bored na ako dito sa rest house ni Lava, I don't have a choice but to be here. Kaya ikaw, do your part. Anyway, may nangyari na ba sa inyo ni Nathan? Opo, Doc. Great. Basta, enough na yung isang beses ah. Huwag kang abusada. I'm sure naman na magre-resulta na ang isang gabing yun. Opo, Doc. Huwag po kayo mag-alala. Matapos ang usapan nila, ay tanging buntong hininga agad ang nagawa ni Sandy. Hindi niya kasi alam kung kaya niya pa bang ipagpatuloy ang nasimulan. Lalo't nat, napapamahal na siya sa dalawa. Dumaan pa ang ilang linggo at pansin ni Sandy ang pagbabago sa kanyang katawan. Napapadalas din ang pagkahilo niya at minsan hindi niya gusto ang amoy ng mga pagkain lagi naman niyang kinakain. Ngunit hindi lamang ngayon masyadong seneryoso. Pagkus ay mas pinili niyang makipagkwentuhan kay Jonah at sa iba pang nangyayari sa buhay nito. Oh, the two gorgeous ladies are here pala. Babe, sasama ka ba sa akin? Pupunta ako sa mall. May bibilhin ako. Jonah's not going daw eh, dahil may tatapusin pa siya. Pungad na wika ni Nathan sa dalawa. Hindi sasama si Jonah? Eddie, hindi na rin ako sasama, babe. I'll stay here with Jonah. Are you sure? Oo naman. I'm sure. Mom, you should go. Simula nung bumalik kayo dito, hindi na kayo nakakapag-shopping. Samahan mo na lang po si Dad, okay? Okay lang po ako dito. Si Jonah naman ang nagsalita. It's okay. There's always a time for that. Next time na lang. Mag-iingat ka, babe. Hinalikan naman muna ni Nathan ang nobya bago umalis. Napailing pa si Sandy dahil hindi isinala ng binata ang pinto. Kaya wala siyang ibang choice kundi ang tumayo at isara yun. Ngumiti agad naman siya at natigilan nang maramdaman niyang parang gumagalaw ang kanyang paligid. Bagay na nahalata agad ni Jonah. Mom, what happened? Nothing. It's just that. At hindi na nga natuloy pa ni Sandy ang balak na sasabihin nang bigla siya mahimatay. Patakbo naman bumaba si Jonah upang habulin si Nathan na nooy paalis pa lang. Dinala nila sa ospital si Sandy at tooy nalaman nilang nagdadalang tao na nga ito. Sobrang saya ni Nathan at agad niya iyong ibinalita sa nobya na magkamali ito. Really? Puntis na ako? Yes, babe. Thanks for making me the happiest man on earth now. Sabay halik sa labi. Kaya pala. Where's Jonah? Hindi ba siya sumama? Hindi na siya sumama. Dahil natatakot daw siya kung napaano ka. Nakita niya daw kasi ang pagkahimatay mo eh. But don't worry. Tinawagan ko na siya kanina and told her everything. She's the happiest ate naman. I'm glad she's happy. Teka, nasa ospital ba tayo na pinagtrabahuan ko before?
Yeah. Ilang minutes lang naman ang biyahe mula sa bahay. At ito na rin ang pinakamalapit. Why? Wala naman. Babe? Pwede ba muna kita maiwas saglit? Promise, it'll be quick. May bibili lang talaga ako sa mall. At babalik din ako agad. But if you think, hindi mo pa kaya. At ayaw mong iwanan kita. Bukas na ako pupunta. No, it's okay. Sige na. Umalis ka na. Maghihintay na lang ako dito. Are you sure? Of course, babe. Nandito lang naman ako eh. Okay then. Saglit lang ako. Nang umalis si Nathan, ay dahan-dahan na rin tumayo si Sandy at nagpa siyang puntahan ng silid ng kanyang tiya. Alam niyang isa yun sa mahigpit na ipinagbabawal ni Karen. Pero wala na siyang pakialam. Nandito na siya. Kaya sisilipin niya ito. Saktong wala namang nurses o doktor sa loob. Kaya pinihit niya na ang doorknob. Ngunit, hindi pa man siya nakakapasok ay may kamay na humila sa kanya. At walang iba, kundi si Lava. Lava? Sambit niya pa. Yes, ako nga. What the hell are you doing here, ha? Gusto mo ba talaga mabuking? Di ba kabilin-bili na ni Karen sa'yo na huwag kang pupunta sa tiya mo hanggat hindi pa natatapos ang kasunduan niyo? Sinunod ko naman eh. Kaso nandito na ako. Kahit isang minuto lang naman, Ma'am Lava. Namimiss ko na ang tiya ko. God! So anong gusto mong gawin ko? Pagtakpan kita? Kahit naman siguro ikaw. Kung nasa sitwasyon kita, gagawin mo rin ito. Please, Ma'am Lava. Nagmamakaawa ako. Ay, fine. Pero isang minuto lang, bibilangan kita. Naintindihan mo ba? Salamat, Ma'am. Ngiti nito at pumasok na sa loob. Kinausap ng saglit si Sandy ang tiyahin at nagpaalam muli. Pagkatapos ay sabay naman silang nagtungo ni Lava sa kanyang silid. Anong ginagawa mo dito? Well, Nathan called me. Siyempre, I'm your best friend. I mean, Karen's best friend. Kaya ipapalam niya talaga sa akin ng good news. So, alam mo na? Alam na rin ba ni Doc Karen? Natural! Hoy, Sandy! Mag-ingat-ingat ka sa mga galaw mo, ha? Huwag na huwag kang magpapadala sa emosyon. Dahil kayang-kayang bawiin ni Karen ang pangako niya sa'yo. Once you made a simple mistake, kaya niya sirain ng buhay mo. Wina-warningan lang kita. Dahil kilalang kilala kong kaibigan ko. Alam ko naman yon. Pero Ma'am Lava, tungkol kay Jonah, what about her? Muntik niya na ako mabuko. What? Ano nangyari? Alam ba ni Karen to? Hindi po, Ma'am. Dahil baka magalit po siya. Please, huwag niyo na lang po sasabihin kay Doc. Tumango naman si Lava. Kaya doon na ikinuwento ni Sandy ang nangyari kung bakit muntikan na siya mabuko ng batang babae. Are you really out of your mind? Siyempre magtataka talaga si Jonah. Karen's not nice to her. Pansin ko nga po, kasi nanginginig si Jonah sa tuwing nakikita ako. Ay, yung ginagawa mo, talagang malilintikan ka kay Karen. Huwag niyo na lang po sabihin, Ma'am. Please, may trauma po kasi ang bata eh. Si Karen po ang kinikilala niyang ina. At hindi ko naman kaya magmaldita kay Jonah, knowing napakabait niya. You know what? At some point, mas gusto ko na ikaw na ang Karen ngayon. Pero, wala tayong choice. Hiram lang yung mukha mo. You're not the original Karen, Fabia. Pero sige, papayagan kita maging mabait kay Jonah. Pagtatakpan na lang kita. Deserve din ang bata ang ganyang treatment after ilang years na walang kaamor-amor si Karen sa kanya. Maraming salamat talaga, Ma'am Lava. Natigil naman sa gawin nila sa pag-uusap na makita nila si Nathan na palapit na sa kanilang gawi. I'm glad na nandito ka na, Lava. Babe, bakit ka naglalakad? Kaya mo na ba? Tinigtan pa ni Sandy si Lava bago nagsalita. Babe, okay lang ako. Namanhid kasi bigla ang paa ko kanina. Kaya tumayo ako. Saktong dumating naman si Lava. Kaya sinamahan niya na ako maglakad-lakad kahit saglit. Pagsisinungaling niya pa dito. Nakalabas naman agad ng ospital si Sandy kinahapunan. Binigyan lang siya ng mga vitamins ng doktor na agad din naman binili ni Nathan.
Simula din noon ay todo alaga na si Nita sa kanya. Mas lalo niyang nakikita kung gaano kabait at kamaasikasong lalaki ito. Bagay na siyang ikinatatakot niya, lalo na at mukhang nahuhulog na ang loob niya sa binata. Hanggang isang gabi, pasado alas 6 na nang magising si Sandy mula sa mahaba niyang pag-itlip nang mapansin niyang sobrang tahimik ng buong bahay. Inayos naman muna niya ang sarili at lumabas. Una niyang pinuntahan ng kwarto ni Jonah, pero wala ito doon. Bumaba siya at nagpunta sa kusina. Pero wala ding tao, pati na ang mga kasambahay. Lumabas siya at dumiretso sa may hardin. Nagbabakasakaling na doon si Nathan at hindi naman siya nagkamali. Dahil hindi lamang si Nathan ang naroon, kundi pati na rin ang mga kasambahay. Si Jonah, si Brandon, si Lava at nag-iisang si Nathan na may hawak pang isang bukid ng bulaklak. Ng mga sandaling iyon ay parang naging isang paraiso ang hardin dahil sa mga disenyo. Hindi naman niya maiwasang mapangiti, lalo na nang lapitan siya ng binata at halikan sa labi. Masyado pang napasarap ang tulog ko, babe, at hindi ko malang nalaman na may pagganito ka pala ngayon. Nakangiti niyang tanong dito. Kasabot ko si Jonah. Siya ang taga-report sa akin kung gising ka na ba. And luckily, thanks to your tulog mantika at napagtagumpay namin itong lahat. Pero, para saan to? Ngumiti lamang si Nathan at hinila ang dalaga sa sentro. Plano ko sana isagawa to ng mas romantic. Pero sabi nga ni Doc, bawal ka mapagod dahil daladala mo na ang baby natin. And with that, I couldn't ask for more. Matagal ko nang gusto mag-propose sa'yo. But I guess, this is really the right time to do this. Panimula pa nito at lumuhod. Doc, Karen, Fabia, please marry me. Ang lahat na nasa paligid ay ramdam na ang kilig, lalong-lalo na si Sandy. Pero hindi niya pa rin nakakalimutan na hindi para sa kanya ang proposal na yun, kundi para sa totoong Karen Fabia. Napatingin siya sa gawin ni Lava at nakatingin rin ito sa kanya, ngunit walang reaksyon. Para bang hinihintay lamang din ito kung ano ang magiging desisyon niya. Babe? Muli pang sambit ni Nathan na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Muli siyang ngumiti at sa walang ano-ano, agad na tumango. Ang lahat ay nagsisigawan at naghihiyawan. Marahil, isa lamang pagkukunwari ang gabing iyon. Pero ang kilig at sayang na darama niya ay totoong totoo. Nagsalo-salo na ang lahat sa hapunan. At nang matapos, ay nagpa siya naman si Sandy na lumabas na muna, na agad din namang sinundan ni Lava. Tell me, ang oo mo ba kanina ay party pa rin na pagiging Karen Fabia mo? O si Sandy na yon? Simula pa nito. Anong ibig masabihin, Ma'am Lava? Hindi ko nakikita ang karakter na kaibigan ko sa'yo kanina. Bagkus, mas nakita ko si Sandy. Tell me honestly, nahuhulog ka na ba kay Nathan? Babe? Oh, you're here lang pala. Lava? Okay lang ba kung ihatid ko na itong best friend mo sa room? Mamasahihin ko pa kasi siya eh, as promised. Wika naman ni Nathan, nakakalapit lamang sa kanila. Oh, okay lang naman Nathan. Don't worry, I think she also needs to rest. Bye-bye friend, see you soonest. Tumango na lang si Sandy at hindi na muling nagsalita. Mabilis lumipas ang araw at dahil may business si Nita sa probinsya, kaya kailangan niyang manatili doon ng 2 hanggang 3 araw. Ayaw man itong iwanan ng fiance, pero wala siyang magagawa. Hindi niya rin ito pwedeng isama sa biyahe dahil medyo masela ng pagbubuntis ito. Gusto pa sana kitang ihatid sa airport, babe eh. Babe, wag na, okay? Papiyahe ka na naman. Just stay here. Nandito naman ang mga maids at si Jonah. As much as I love to be with you now, pero importante talaga yon. Don't worry, at babalik ako agad. Masaagahan ko pa ang pagbalik ko, okay? I love you, and I love our little one. Mag-iingat ka. Call me when you get there. I will, babe. Love, love, love you.
sabay halik sa labi nito. Hanggang tanaw lang si Sandy sa pag-alis ni Nathan. Pahagyat naman siya nakalamdam ng lungkot. Dahil kahit hindi pa man gaano nakakalayo ang binata, namimiss niya na ito agad. Wala naman din si Jonah sa bahay dahil may pasok ito. Wala din doon ang mga kasambahay dahil namalengke ang tatlo at mamaya pa ang balik. Napahinga na lamang siya ng malalim at akmang papanhigtasan sa silid nang manidig niya ang pagpasok ng isang kotse. Nang silipin niya ito, doon niya pa nalaman na kotse yun ni Lava. Ngunit, laking pagtataka niya nang makitang hindi lamang si Lava ang bumaba ng kotse, kundi pati na rin si Karen. Well, 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 mukhang nag-e-enjoy ka na dito ah. But, great job! Kuhanin mo na ang sing-sing sa daliri mo, dahil para sa akin naman talaga yan. Diba? Usal agad ni Karen. Dok, anong ginagawa mo dito? Alam kong aalis si Nathan ngayon dahil si Brandon ang kasama niya. Nakasalubong namin siya. Mabuti na lang at nasa likod ako at nakapagtago agad. Sabi niya, ikaw lang daw mag-isa dito dahil wala si Jonah at wala din daw ang mga kasambahay. So, confident akong bumaba at pumasok sa bahay namin ni Nathan. At since hindi pa naman gaano kalaki ang tiyan mo, doon ka na muna sa rest house ni Lava. Tsaka na tayo magpalit kapag malaki na ang tiyan mo. At kapag prenatal day. Pero Dok, di ba sabi mo, magpapanggap ako hanggang sa mga anak ako? Di ba pwede magbagong isip ko, Sandy? Matagal na walay si Nita sa akin. Kaya, hayaan mo suluhin siya ng totoong Karen Fabia. Bakit? Ipinagdadamot mo na ba sa akin ang boyfriend? I mean, fiancé ko? Hindi naman, Dok. Pumili na lang kayo ni Lava ng mga new vitamins na nireseta ng doktor, ha? Kailangan ko ang mga vitamins mo dito as props. Lava, sige na, umalis na kayo at baka bumalik na ang mga kasambahay anytime. Tumango naman si Lava at hinawakan na si Sandy palabas ng mansyon. Ngunit, hindi pa man sila nakakailang hakbang ay dumating si Nathan. Nasa labas ang kotse nito at ngayon, palapit na ito sa kanila. Ma'am Lava, bumalik tayo sa loob. Nandoon si Dok Karen. Nag-aalala pang sambit ni Sandy. Now, hayaan mo siya mabuking. Po? Babe? Lava? Saan kayo pupunta? Wi ka naman agad ni Nathan. Teka lang ah, at may babalik ka. Babe? Sambit muli ng binata. Habang papalit-palit ang tingin kay Sandy at sa totoong Karen. Am I hallucinating? Lava, dalawang Karen ang nakikita ko. Walang nagsasalita sa tatlo. Kaya si Karen na ang pumasag ng katahimikan. No, you're not, babe. I am the real Karen Fabia. At yung kasama ni Lava, she's the imposter. Isang hampas lupang nagpapanggap na ako para makuha kanya. At mukhang nanalo siya dahil she's pregnant with your baby. What? Teka, I don't understand. Bakit may real at bakit may impostor? Ginagaya niya ako, babe. She's jealous of me. Dok, hindi iyan ang usapan natin. Si Sandy na ang nagsalita. Shut up! I'll call the cops now para ipahuli ka na, face thief. Walang magtatawag ng pulis dahil ako na ang magsasabi ng totoo. Si Lava na rin ang nagsalita. Boba! Ano ba? Huwag kang makisali dito. Kakampihan mo pa tong hampas lupang to. Ngunit hindi nagpatinag si Lava sa naging banta ni Karen at agad na sinabi kay Nathan ang lahat-lahat. Kung paano nag-umpisa ang naging plano ni Karen at kung sino si Sandy. Naguguluhan man at talaga nabigla sa mga nalaman. Pero ngayon, malinaw na ang lahat sa binata. Naniloko lamang siya ng mga ito. So, kasabot kayong lahat dito? Including Brandon? Oo, Nathan. And it was all Karen's idea. Hindi naman ako makatanggi. Kasi tinatreasure ko ang pagkakaibigan namin. Kaya pati si Brandon,
Dinamay ko. Pero noong nakita kong mas sumaya kayo, lalong-lalo na si Jonah, na si Sandy ang kasama nyo, doon ko na-realize na ibang-iba si Karen sa kanya. Kaya, nagplano kami ni Brandon na iset up kayo. Diba? Para magkaalaman na. Boba! Traitor! Pinagkatiwalaan kita! Friend, enough! They don't deserve this. Mabait na tao si Nathan. Pero wala kang ibang hinihiling kundi ang yaman niya. Si Jonah, ikaw ang kinikilalang ina. Pero hindi mo malang naparamdam sa kanya na anak mo siya. Paano pa kaya kapag nanganak si Sandy at ibigay sa iyo ang baby? Same issue. Hindi mo rin totoong anak. Baka matulad lang kay Jonah ang mangyari sa bata. You don't deserve the title of being a mother. At hindi mo deserve pakasalan. How dare you? At talagang kakampihan mo tong pangit na to? Babe, huwag kang makinig sa kanila. They're blaming me. I have proofs, Karen. Akala ko si Sandy ang magiging ahas. Pero little did I know, ikaw pala, Lava. Talagang boba ka. Hindi mo iniisip ang utak mo. Eh di wow, ikaw na ang matalino. Basta, nasabi ko na ang totoo. Nakainitan na yun kung ano at sinong paniniwalaan niya. Napatingin si Nathan kay Sandy at napatingin din ito kay Karen bago makapagsalita. Parehas niyo ako niloko. Umalis kayo sa pamamahay ko ngayon din. Babe, she's the fake one. Siya ang paalisin mo. Kapag sinabi kong kayong dalawa, layas! Sa inis nga na nararamdaman ni Karen, ay agad niyang sinugod si Sandy at sinabunutan. Nagawa pa silang awatin ni Lava at Nathan, pero aksidenteng naitulak ng binata si Sandy. Kung gusto niyo magrambulan, doon kayo sa labas. Huwag kayo dito sa pamamahay ko. Nathan, si Sandy. Nauutal pang wika ni Lava. Napalingon naman si Nathan sa gawin ni Sandy. At doon pa lamang niya na lamang, wala na itong malay at may dumadaling na dugo sa bestida nito. Nathan, ninudugo si Sandy. Bring her to the hospital. Sigaw pa muli ni Lava. Sa kabila ng pagkagulat, ay nagawa pa rin kargahin ni Nate na si Sandy at agarang din nila sa ospital. Gabi na magmulat ang dalaga. Una niya namang nakita si Lava kasama si Brandon na parabang hinihintay talaga siyang magising. Ma'am Lava, nasaan ako? Anong nangyari sa baby ko? Okay lang ba siya? Nasa hospital ka na, Sandy. At tungkol sa baby mo, glad at wala namang masamang nangyari. Salamat naman kung ganoon. Si Doc Karen, si Nathan, anong nangyari? Well, si Karen, pinaalis na ni Nathan. Si Nathan naman, sinigurado niya lang na okay ang baby niyo bago siya umalis. Galit kaya siya sa akin? Mapapatawad niya pa kaya ako? Yan ang hindi ko alam. Kaya nga nagpasya na ako na sabihin ang totoo. Dahil hindi na kaya ng concession namin ni Brandon na pagtakpan ang kalokohan ni Karen. Nilipat na rin namin ang ospital ng tiya mo at pakaano pang magawa ni Karen sa kanya bilang pagganti. Ma'am Lava, salamat. Pero bakit mas pinili mo kong kampihan kesa kay Doc? I think Brandon's right. Ginagawa lang akong alipin ni Karen and not a friend. Every day, nakakatanggap ako ng insulto from her. Isa pa, hindi deserved ang baby mo na matroma kung sakaling nagtagumpay siya sa plano niya. Hindi niya naman talaga mahal si Nathan. She only wants his wealth. Hindi na nabigla si Sandy sa mga narinig dahil alam niyang iyon lang naman talaga ang habol ni Karen sa binata. Samantalang sa kabilang banda naman, dahil tanong na tanong si Jonah kung nasaan ang mami niya, ay walang ibang nagawa si Nathan. Kundi ang dahan-dahang sabihin dito ang totoo, bagay na hindi naman ikinabigla ni Jonah. Alam ko from the very start that she's not really my mom. Hindi naman ganoon kabait sa akin si mami. Tsaka, minsan, naririnig ko siyang may kausap sa phone. Kausap niya si mom,
Kapag naman nandito si Tita Lava, she's calling her by the name Sandy. Kaya alam kong hindi siya si Mommy. Noong isang beses na sinubukan ko siyang i-corner and ask if who she was, sabi niya, gusto ko ba daw ibalik ang dating mom ko? So I said no and start to love her. Paliwanag pa ng bata. But still, she fooled us. Dad, sinabi mo nga, she has reason. Tsaka, mas mahal niya po ako kaysa kay mom. Feel ko, nagkaroon ako ng tunay ni ina sa kanya. Please give her a chance, daddy. Eh paano ang mommy mo? Kung gusto mo naman siya, dad, it's really up to you. Pero remember, mommy Sandy's pregnant and that's your baby. She needs you. Ilang gabi ding inisip ni Nathan ang magiging desisyon niya. Inaamin niyang hindi yun madali, pero may punto si Jonah. Kaya din pala pakinamdam niya, may kakaiba kay Karen, ay dahil hindi naman pala yun si Karen. Noong may nangyari din sa kanila, alam niyang birhen pa ito. Bagay na labis ng ikinagulat, dahil ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Karen. Nakita niya rin ang bahid ng dugo sa kama. Pero, winalang bahala niya na lamang yun sa pag-aakalang naninibago lamang ang nobya. Samantalang si Sandy naman, makalipas ang isang linggo, ay tuluyan na nga nakalabas sa ospital. Sinamahan na rin siya ni Lava na puntahan ng kanyang tiya, kaya doon na lamang siya nanatili para may kasama ito kahit papano. Ngayon nga ay pangatlong araw na ni Sandy doon. Safe naman siya. Dahil walang nakakakilala kay Karen Fabia sa ospital na yon. Nagpasya pa siyang tignan kung magkano na ba ang bayarin ng kanyang tiya at kanoon na lang ang gulat niya na sabihin ng cashier na may umako na sa mga expenses ng ginang. Sino po ma'am? Wala naman po akong kakilala na may aako sa mga bayarin dito eh. Hindi niya po sinabi ang pangalan niya eh. Pero lalaki siya, gwapo, matangkad, at mistiso. Sa pagkakadescribe pa lang na babae, ay iisang tao lamang ang pumasok sa isip ni Sandy. Walang iba kundi si Nathan. Kailan lang po siya nagpunta dito, ma'am? Ngayon lang din po. Kakaalis lang niya actually. Hindi na nga yung pinakinggan pa ni Sandy at hinanap na agad ang binata. Pero naikot niya na lang siguro ang buong ospital ay hindi niya pa rin ito makita. Kaya naman, nagpasya pa siyang bumalik sa silid ng kanyang tiyahin at dooy isang yakap ang sumalubong sa kanya. Nang tignan niya kung sino iyon, ay halos maiyak pa siya dahil si Jonah ang naroon. Jonah? Halos hindi pa niya makapaniwalang bigkas. Ma'am, sorry we're very, very late. Ngiti nito. Napangiti na rin si Sandy at napatingin kay Nathan na nooy nakatingin na rin sa kanya. Nathan, hindi niya pa ba alam? Alam na niya. In fact, siya pa nga ang pinakaunang nakaalam eh. Di niya lang sinabi. Right, Jonah? Yes, ma'am. At kahit ano man ang mangyari, you'll always be my mom. Kaya please, bumalik na po kayo sa house. Napatingin muli si Sandy sa binata at nagpasyang iwanan na muna si Jonah sa loob para sila'y makapag-usap muna saglit sa labas. So, noong ipinagtimpla ko siya ng gatas, totoo na pala yun. Totoo na palang, alam niya na hindi ako si Karen. That kid, totoo nga matalino siya. Yeah, at matalino din siya sa pagpili sa'yo. Kaya nga eh, ramdam ko kasi ang takot niya kapag nakikita niya ako. Ang imahin ni Karen. Nathan, sorry. Sorry kung ginawa ko yun. Wala akong choice eh. Wala akong pera para kay Tia. Naipaliwanag din ni Lava sa akin yan. And I understand. Naitindihan ko din kung bakit mas pinili kang kampihan ni Lava kesa kay Karen na ilang taon na rin sila magkaibigan. Pero Sandy, can I ask you something? Ano yun? Do you regret kissing me, hugging me, and giving yourself to me? Nabigla man sa naging katanungan ni Nathan, pero ngumiti lamang ang dalaga. Nangakman na sana siyang sasagot, ay nakita niya nagtatakbuhan ang doktor at nurses
papunta sa silid ng kanyang tiya. Kaya dali-dali rin siyang tumakbo na sinundan naman agad ni Nathan. Pagdating sa silid, ay ganoon na lamang ang ngiti sa kanyang labi nang makitang gising na ang kanyang tiya. Normal na ang pasyente and she's fully awake. Pero kailangan pa rin namin siyang obserbahan ng ilang araw. Ibig sabihin, mananatili pa kayo dito na isa o dalawang linggo bago makauwi. Opo, Doc. Salamat po. Pagkalis ng doktor, ay doon na nga nilapitan ni Sandy ang ginang. Tiya, okay na po ba kayo? Nauuhaw po ba kayo? Nagugutom? Sino ka ba? Kunot na upang tanong nito. Doon pa lang naalala ng dalaga na iba na nga pala ang mukha niya. Tiya, si Sandy po ito. Cassandra po. Sandy? Teka, may nangyari ba sa mga mata ko? Bakit nag-iba ang mukha mo? Ang boses mo? At sino tong mga to? Baling ito kay Jonah at Nathan. Tiya, wala pong diferensya ang mata mo. May magic lang pong nangyari. Kaya nagkaginito ang mukha ko. Tsaka, ang boses ko? I'm sure babalik na din po ito sa dati kapag nagtagal. At sila naman, siya si Jonah at si Nathan. Jonah? At Nathan? Anak at asawa mo? Teka, ilang taon ba kung walang malay, iha? Kasal ka na ba? Excuse me po. Hindi pa po kasal. Magpapakasal pa po. Si Nathan na rin ang nagsalita na siyang ikinabigla ni Sandy. Diyos ko, Santa Maria! Ang bilis! O baka naman, ako tong ilang taon nang nakatulog. Diyos ko, anong taon na ba? Tiya, 2023 pa rin po. Sabi ko nga, may magic lang na nangyari. Tsaka, buntis po ako. Santissima! Wika pa nito at biglang hinimatay. Natatarantaman, pero natatawa na rin si Sandy. Sa pagising naman muli ng ginang, ay doon na dahan-dahang ipinaliwanag ng dalaga ang lahat-lahat. Bukod doon, wala naman itong problema dahil sa katunayan, close na agad sila ni Jonah. Kaya naman, nang muling magkaoras si Sandy at Nathan, ay doon na sila muling nag-usap. I guess, hindi ko pa nasasagot ang tanong mo noong nakaraan. Tatlo ang tanong mo, pero isa lang ang sagot ko. A big no. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Dahil ang pagkukunwari lamang na nangyari ay ang karakter ko. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, totoong-totoo. So that means, mahal mo nga talaga ako? Oo, Nathan. Mahal kita. Kayo ni Jonah. Napamahal na kayo sa akin. At ang hirap niyo nang tanggalin sa puso ko. Mahal na mahalin kita, Sandy. Sobrang mahal. Huli ko na na-realize na ikaw na pala ang minamahal ko. At hindi na si Karen. Tatanggapin mo pa rin ba ako bilang fiancé mo? Oo naman. Oong, oo. Tuoy siniil nga ng halik ni Nathan ang labi ng kanyang fiancé. Makalipas ang dalawang linggo, ay nakalabas na ng ospital ang tiyahin ni Sandy. Pinagpaplanuhan na rin agad ang dalawa ang gaganapin kasal. Tumulong na rin sina Lava at Brandon dahil ika nga nito, hindi na si Karen ang BFF niya, kundi si Sandy na. Pagkatapos naman nilang ikasal, makalipas ang dalawang buwang preparasyon, ay doon na sila naniraan sa Amerika kasama si Jonah at ang tiyahin ni Sandy. Ang bahay nila sa Pinas ay bahay bakasyonan na lamang nila kapag naisipan nilang umuwi saglit. Wala na rin silang balita tungkol kay Karen. Dahil magmula na mabuking ito, ay hindi na ito nagpakita pang muli. Hindi naman yung big deal para sa kanila. Dahil ngayon, masaya na sila bilang isang buo at masayang pamilya. Kasama ang bagong miyembro na si Baby Anquisk. At dito na po nagtatapos ang magandang story ng ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit, paalam!